Good morning, Pilipinas, and welcome back po sa Panahon TV. Sa puntong ito, balikan lang muna natin ang nilalaman ng forecast na inilabas ng PAGASA. Ayon po dito, huling namataan itong low pressure area na ating binabantayan dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa line 225 kilometers southeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. Ayon naman kay PAGASA weather forecaster Meno Mendoza na nakapanayan po natin kanina, maliit naman ang chance na ito ay ma-develop sa pagiging isang ganap na bagyo, pero patuloy natin yung babantayan sa mga susunod na oras. Kasabay pa rin ito ang pag-iral naman ng northeast monsoon o yung hanging amihan na makakaapekto partikular na dito sa northern Luzon. Sa mga susunod na oras, paghandaan ang maulap na kalangitan na may kasamang katamtaman hanggang sa paminsan ng malalakas sa pag-ulan at pagkidlat pagkulog dito yan sa regions of Caraga, Davao, maging dito sa Sauk Sargent. Pinag-iingat po ang mga residente dahil posibleng magkaroon ng mga pagbaha o kaya naman ay pagguho ng lupa. Inaasahan din natin ang maulap na kalangitan na may kasamang mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at mga pulupulong pagkidlat pagkulog dito yan sa natitirang bahagi pa ng Mindanao. Inaasahan naman natin ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang isolated light rains dito yan sa regions of Cagayan Valley, Cordillera at maging dito sa bahagi ng Ilocos Region. At dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi pa ng ating bansa, mararanasan naman natin yung generally fair weather condition maliban na lamang sa mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. At kaugnay nga po ng pag-iral nitong low pressure area, bagamat malitan chance nitong ma-develop sa pagiging isang ganap na bagyo, magdudulot ito ng malalakas na pag-ulan, lalong-lalo na dito sa bahagi ng Mindanao. Sa katunayan, naglabas po ng yellow rainfall warning ang PAGASA. Ayon po dito, nararanasan ng malalakas sa pag-ulan dito yan sa Camiguin, Compostela Valley, Davao City at sa Davao Oriental. Apektado rin ang malalakas sa pag-ulan ang General Santos City, Sultan Kudarat at maging ang South Cotabato. May mga pag-ulan ding nararanasan ngayon dito yan sa Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental at Agusan del Sur. At apektado rin ng mga pag-ulan ito ang Agusan del Norte, Surigao del Sur, Surigao del Norte at Sarangani. Maaari pong magpatuloy ang mga pag-ulan ng hanggang sa susunod na 3 oras. Kaya naman pinag-iingat po ang lahat ng mga residente, lalong-lalo na sa mga nasa mabababang lugar dahil posible po dito ang pagkakaroon ng mga pagbaha. Dito na po nagtatapos ang aming programa. Maraming salamat sa pagtutok. Live mula sa PAGASA Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong weather lover, Amor Larrosa, na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang umaga po sa inyong lahat at mag-ingat po kayo. Bye.